So, nandito na tayo sa freezer natin. Ilalagay natin itong kulong radiator. Tignan natin kung mag-i-yellow. Sana hindi masira. Yan. Ay, puto ka na. Ah, wag natin palang isama yung cellphone. Sorry. Well, sa mga mahilig makipagbarilan online dyan, matuwa kayo sa i-unbox ko sa inyo. Ito yung Memo DL88 Mobile Controller with cooling radiator. So, kung napapanood niyo ako sa ibang unboxing natin, sobrang in love ako sa mga cooling radiator, lalo na sa mga phone. Kaya natuwa ako dito sa Memo DL88, hindi lang siya controller, may cooling radiator pa. Shoutout pala sa Vendor PH, dyan ko nakuha yung Memo DL88 natin. Sobrang bait ng seller na yan. At secure yung mga item na nareceive sa kanya. So, ilalagay ko na lang yung link sa description. Ito yung box. Nakalagay mobile controller. 6-finger radiating gamepad. Ito yung mobile controller. May kasama siyang Type-C to USB cable. Quality control pass. At meron siyang free controller pad. So, wala tayong manual dito. First expression ko dito sa Memo DL88, parang mahirap siyang kontrolin. Kanina sinubukan ko, sobrang dali lang pala. Tsaka comfortable siyang gamitin. Bagay ito sa ROS, PUBG, at Call of Duty Mobile. Sa harapan, dito yung cooling pad. Di ako nagkakamali, aluminum to. Then, yung Memo logo. Tapos, merong pagka sci-fi yung design niya, which is cool tignan. Dito sa top, apat na capacitive pad. Sa baba, yung power button, at Type-C USB port. Di siya di battery, at plug and play lang siya. Sa likod, yung apat na trigger para ma-activate o pag-anayin yung apat na capacitive pad sa harap ng controller. Nandito rin yung radiator cooling pan. So, like I said kanina, plug and play siya. Gamit tong USB na to, pwede rin sa charger o kaya sa power bank. Test na natin. So, ilalagay natin USB Type-C port. Yan, dito. Then, power button. One click lang to. Yan. May light indicator siya. Once na ma-activate mo na to, mag-light siya dito, yung red button. So, kahit sa likod, mapapansin mo may red din dito. So, naramdaman ko, seconds lang, lumalamig na siya. Lagay ko kaya sa rep. Subukan natin ilagay sa rep mamaya kung mag-i-yellow siya. Yan. Napapansin ko, nag-moist din siya. Katulad ng kamay ko, pasmado, nag-moist din. Yan, nag-umoy siya. Yan, effective. Sa mga mahilig sa ROS at PUBG or Call of Duty Mobile, alam naman natin na yung cellphone natin umiinit kapag naglalaro tayo ng mga online games na ganun. Mataas yung frame rates at mataas yung settings. Kailangan talaga natin ng radiator cooling pad. At the same time, meron din tayong controller. So, apat na controller to. Yung mga PUBG, Call of Duty Mobile, at ROS, may mga mapping yun kung pwede mong ilagay yung mga yon dito sa mga button na to. Namaya papakita ko sa inyo kung paano gawin yun. So yan, natest na natin. Talagang malamig na siya. Hindi siya ganun kaingay. Silent lang yung fan niya. As in talagang malamig talaga. Dahil aluminum nga to, talagang mabilis siyang lumamig. I-test naman natin gamit games. Nakalimutan kong sabihin, adjustable pala to para mailagay yung phone natin. Yan. Na-adjust to. Yan. Ilagay natin yung phone. Yan. Meron siyang mga support dito, rubber support, para hindi magasgasan yung phone natin. Then, pwede mo palang iangat to. Yan. Pwede mo iangat yan. Tsaka ibaba. Hindi naman tinatamaan yung power button para mag-off yung phone. Sobrang secure niya. Tumatama naman yung aluminum dun sa likod ng phone. So, flat naman siya. Mag-mapping tayo para ma-activate yung mga button dito sa taas. Go to settings muna. Then, custom layout. Yan. So, check. Ito yung mga button natin sa taas. Isa-isay natin yan. Ano binalagay ko dito? So, ito ilalagay natin dito. Yan. Check natin kung tumatama. Itaas pa natin ng konti. Actually, pwede na siya. Pangalawang button, ito, yung yumuyuko. Yan. Tapos, pangatlong button, reload. Yan, para mag-reload tayo. Pangatlong button, reload. Pangapat na button, scoop. Yan. Diyan ako sanay eh. Diyan sa, ano na yan. So, na-layout na natin. Tumatama na siya. I-save natin. Lagay natin.
makikita nyo naman na tumatama. Yan. First button, yung trigger niya, dito sa side. Yung pangalawang trigger, dito rin sa second button. Pangatlong trigger, sa ilalim. Sa left side. Then yung last, yung sa left side din. Yan, na-mapping na natin. Test natin sa laro. Sa una, may nibago ka talaga kasi apat nga yung trigger nito. In just 1 minute, makakabisado muna talaga. One thing, dahil may cooling radiator nga siya, di uminit yung phone habang naglalaro ka ng ROS, PUBG, or Call of Duty Mobile. Pwede din sa mga ibang laro na may customized na button. Sobrang komportable sa kamay at mukha naman talaga siyang tatagal. So mukha naman siyang matibay. Yun. I-try natin kaya ilagay sa rep. Check natin. So, nandito na tayo sa freezer natin. Ilalagay natin itong cooling radiator. Tignan natin kung mag-yellow. Sana hindi masira. Kasi kapag nasira to, wala. Sira na. O, ilalagay natin sa freezer. Yan. Ay, puto kayo na. Ah, wag natin palang isama yung cellphone. Sorry. So, may extension tayo dito. On natin, yan. Naka-indicator na naka-on. Pasok natin sa freezer. Yeah. Maghihintay tayo ng ilang minuto. Kapag luto na, kapag nag-yellow na, pwede natin alisin. Kapag naghihintay tayo na masira yung radiator natin, usap muna kayo. Masisira ng radiator mo, ulul ka. Hindi na siya gagana. Kago ka! Nag-yellow na siya. Pero hindi nyo makikita. Pero nag-yellow talaga siya. Dahil siguro aluminum nga yung body nito. Nag-yellow na siya. So, okay naman. Lumalabig naman talaga. Tsaka hindi siya nasisira. Okay pa siya. Ayan, gumagana pa siya. May light indicator pa naman tayo nakikita dito. Pasado siya sa rep test natin. So, balik tayo doon. So, pasado nga yung test natin sa rep test. Nag-yellow talaga siya. Yan nga, nag-moist nga siya. Sobrang nag-moist niya. So, maganda ba tong cooler na to? Maganda siya. Tapos, at the same time, matibay siya. Hindi namatay yung fan niya or namatay yung ilaw niya. Talagang gumagana pa talaga siya. Tsaka, hindi siya ganun kabigat. Sakto lang. Sobrang versatile. Yung mga saktong phone, kasya dito. Wag lang siguro tablet. Tapos, may unbox din ako sa inyo. Ito yung DL01, galing din sa Bender.ph. Subscribe kayo para makakita kayo ng gantong unboxing, tips and tricks, mga kalokohan, mga katrantaduhan, at kung ano pa. So, sulit yung controller na to. Once again, this is Paul, Paul Tech TV.